kinasuha ng pamilya ng isang bata dahil sa pagpapakain nito sa mga uwak. Hello and welcome to Kalugar TV, kung saan laging abot kamay ang kaalaman. Mayroong isang batang babae na nagngangalang Gabby Man na nakatira sa Seattle, Washington. Isang araw kumakain siya ng chicken nuggets at habang siya ay pababa sa kanilang sasakyan ay di sinasadyang nahulog niya ang kanyang pagkain sa lupa. Nakita ito ng isang uwak na nakadapo sa puno at bago pa man niya mapulot ang nahulog na pagkain ay kagad na itong nadagit ng gutom na uwak. Ilang araw ang lumipas ay nahulog naman ng batang si Gabby ang kinakain niyang tinapay sa labas ng kanilang bahay at kagaya ng dati ay dinagit agad ito ng uwak. Dahil batang paslit pa noon si Gabby ay hindi talaga maiiwasan na magkalat ito kapag kumakain. At dahil nga doon ay napapakain niya ng di sinasadya ang mga uwak na nakadapo sa paligid ng kanilang bahay. Magmula noon, tuwing kumakain si Gabby sa labas ng kanilang bahay ay madalas na nakaabang na ang mga uwak sa harapan ng kanilang bahay. Nang tumagal ay naaliw na rin siyang makipagkaibigan sa mga uwak at madalas niya itong binibigyan ng pagkain. Minsan habang siya ay nag-aabang ng school bus sa labas ng kanilang bahay ay nakita siya ng kanyang ina na binabawasan ang kanyang baong pagkain upang ibigay sa mga kaibigan niyang uwak. Nang makita ito ng kanyang nanay ay sinabi nitong huwag na niyang babawasan ang kanyang baong pagkain upang ibigay sa kanyang mga kaibigang uwak at bibili na lamang sila ng hiwalay na pagkain para sa kanyang mga kaibigang uwak. At nang araw ding iyon ay naglagay sila ng isang maliit na lagayan ng pagkain at tubig para sa mga kaibigang uwak ni Gabby. At kasama na rin niya ang kanyang ina sa pagpapakain sa kanyang mga kaibigan. Tuwing umaga ay naglalagay sila ng mga mani at malinis sa tubig sa labas ng kanilang bahay upang mayroong makain ang kanyang mga kaibigan. Naglalagay din sila ng dog food sa paligid ng kanilang bahay dahil gustong gusto rin ito ng mga uwak. At dahil nga dito ay mas nalagdagan pa ang mga uwak na nag-aabang ng pagkain araw-araw. Isang umaga, lumabas si Gabby upang lagyan ng pagkain ang mga uwak nang may mapansin siyang isang maliit na bagay na nakapatong sa lagayan ng pagkain. Kinuha niya ito at nakita niyang isa pala itong hikaw. Ipinakita niya ito sa kanyang ina at tinanong kung siya ba ang naglagay nito. Subalit ayon sa kanyang ina ay hindi umano siya naglagay ng hikaw sa lagayan ng pagkain. Kaya noon pa lang ay kumbinsido na si Gabby na ito ay regalo sa kanya ng kanyang mga kaibigang uwak. Ang nanay naman ni Gabby ay duda kung galing nga ba talaga ito sa mga uwak. Subalit ilang linggo pa ang nakalipas ay parami na ng parami ang mga maliit na bagay tulad ng marmol, makintab na mga bato, maliit na screw at kung ano-ano pang mga bagay ang nakikita nila sa lagayan ng pagkain ng mga uwak. At dahil di na makatiis ang nanay ni Gabby ay naglagay na ito ng kamera upang makumpirma kung galing nga ba ito sa mga uwak na kaibigan ng kanyang anak. At laking gulat niya dahil totoo nga ang hinala ng kanyang anak. Dahil nakita nila sa video na dumating ang mga uwak dala ang mga maliliit na regalo para kay Gabby. At maingat nila itong inilalagay sa tabi ng pagkain na inilagay ni Gabby. At saka lamang sila kakain at iinom at magtatampisaw sa lagayan ng tubig at saka aalis. Labis na namangha ang nanay ni Gabby sa kanilang nasaksihan kaya naman tuwang-tuwa sila. Kinolekta ni Gabby ang mga regalo sa kanya ng kanyang mga kaibigan at inilagay niya ito sa lagayan ng mga alahas. At ang isa sa pinakapaborito niya sa mga ito ay ang isang metal na hugis pendant na may nakasulat na best. At biro pa nga niya, baka umano hindi pa nadadala sa kanya ang kaputol nitong friends. At ang isa sa pinaka nakakamanghang regalo sa kanya ng mga uwak ay noong taong 2014. Umalis noon ng mag-isa ang nanay ni Gabby upang kunan ng larawan ang mga bald eagle na napapadaan sa kanilang lugar. Hilig kasi ng nanay ni Gabby ang pagkuha ng larawan. Di sinasadyang nahulog niya ang takip ng lens ng kanyang kamera. Narinig naman niya itong nahulog sa lupa, subalit dahil busy siya sa pagkuha ng larawan sa mga agila ay naisip niyang mamaya-maya na lang niya ito pupulutin. Matapos ang pagkuha niya ng mga larawan ay nagligpit na siya ng kanyang mga gamit at umuwi. Subalit noong nakauwi na siya ay saka pa lamang niya nalaman na di pala niya napulot
ang kanyang lens cover na nahulog habang siya ay kumukuha ng larawan. Palubog na noon ang araw at nasilip niya mula sa kanilang bintana na mayroong kakaibang bagay sa lagayan ng tubig ng mga uwak na nasa labas ng kanilang bahay. Kaya naman kinuha niya ang kanyang laptop upang makita ang video na kuha ng kanilang CCTV. At laking gulat niya nang mapanood na may dumating na uwak at tangay-tangay ang kanyang lens cover sa bibig nito. At ito ang mismong lens cover na nahulog niya habang kinukuha na niya ng larawan ang mga agila. At ayon sa oras na nakalagay sa CCTV ay mas nauna pa itong nakarating kaysa sa kanya. Nakita niya rin sa video na tila hinugasan pa ito ng uwak pagkatapos ay maingat na inilapag sa tabi ng lagayan ng pagkain. Dito niya naisip na noong umalis siya upang kumuha ng larawan ng mga agila ay mayroong isang uwak na sumunod sa kanya at noong nahulog niya ang kanyang lens cover ay dinagit ito ng uwak at ibinalik sa kanilang bahay. Nakakamangha ito dahil talaga namang maaasahan at binabantayan pala sila ng kanilang mga kaibigang uwak. Kaya naman ganun na lamang ang kanilang tuwa sa mga ito. Kung ang pamilya ni Gabby ay tuwang-tuwa sa mga uwak na kanilang pinapakain, kabaliktaran naman ang kanilang mga kapitbahay. Dahil nagalit ang mga ito sa kanila na animoy mga kontrabida sa isang pelikula. Dahil kasi umano sa pagpapakain ng pamilya ni Gabby sa mga uwak ay di na sila natahimik sa kanilang mga bahay. Dahil araw-araw ay umaabot umano sa 100 uwak ang nakaabang sa mga kable ng kuryente sa labas ng kanilang mga bahay at nagdudulot ito ng abala at ingay sa kanilang lugar. At dahil din umano sa pagkakalat nila Gabby ng dog food ay mas dumami ang mga daga sa kanilang mga kapitbahay na dati naman umano ay wala. Ang masaklap ay kinasuhan pa ng mga ito ang pamilya ni Gabby at sinisingil sila ng aabot sa $200,000 na danyos. Nasettle naman ng pamilya ni Gabby ang kaso at binayaran na lamang ang kanilang mga kapitbahay. Subalit hindi na idinetalye kung magkano ang kanilang binayad. At pinagbawalan din ng korte ang pamilya ni Gabby na pakainin ng sobra sa 4 ounces ang mga uwak araw-araw sa loob ng 8 taon. Pinagbawalan din sila ng korte na bugawin o takutin ang mga natural predators ng mga uwak sa kanilang lugar upang hindi dumami ang lahi nito. Kahit ganoon pa man ang nangyari ay nakakatuwa pa rin isipin ang naging experience ng pamilya ni Gabby sa kanilang mga kaibigang uwak. Ikaw kalugar, naka-experience ka na ba na magkaroon ng alaga o kaibigang ibon? I-comment mo lang sa ibaba ng video ang iyong opinion. At kung bago ka pa lang na napadaan sa munding channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa aking mga bagong video. Muli, this is Kalugar TV at maraming salamat sa iyong panonood.